We ask for the most sacred of the faith.
A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. Brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you see and in which you stand firm. You are being saved, but in this very moment, if you retain me as I preached it to you, otherwise you have been believed. I handed on to you, first of all, that I myself received. The Christ died for our sins in accord with the Scriptures. That he was buried in accord with the Scriptures, rose on the third day, that he was seen by Cephas, then by one, by the twelve. After that he was seen by 500 brothers at once, most of whom are still alive, although some have fallen asleep. Next, he was seen by James, then by all the apostles. Last of all, he was seen by me, as one born out of the normal course. The word of the Lord. Thanks be to God. Their message goes out to all the earth. Their message goes out. You have seen me.
He said, they show us the Father, and that will be enough for us. Even Jesus has cried out to my heavenly angel all the time, which still do not know me. Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, that the Father is in me? The word I speak, I am not spoken of myself. It is the Father who lives in me, accomplishing his words. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me. Or else believe because of the words I do. I solemnly assure you, the man who has faith in me will do the words I do, and greater far than this. Why? Because I go to the Father. And whatever he has in my name, I will do. So as to glorify the Father and the Son, anything you ask me in my name, I will do. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord. Ipakita ko sa amin ang Ama. Yun ang sa amin ipilibe. So may kamusta ang ipilibe ang isang tiyago. Ipakita ko sa amin ang Ama. At sa patron, na kasalubong pa ng Diyos. Hindi na minahanap kayo ng kahoy. Nakasalubong pa ng Diyos. Kapag kayo ay nagsisipa na nakasalubong pa ng Diyos, na hindi ka na pa ang Ama. So, yun yung kahihingan natin. Makita natin ang Ama. Makita natin ang Diyos. Makita natin ang Diyos. Yun ay sabi nga po ay isang butil na ihimla sa atin bilang mga nilalang ng Diyos. There is a wanty, mayroong pagnanais na makita natin yung pinanggalingan natin na wala na kung tawagin natin ay ang Diyos. Bahagi ko. Pero ang sagot niya sa sulit, pag nakita ko ako, nakita niyo ang Ama. Nakita niyo ang Ama. Kaya ako, maging bahagi mo na ako sa alam ng musik ko ng aking pananampalataya. Lalo-lalo na ngayon kung wala ko na ito, ay binibigyan ngayon ng dilim. To be aware of God. To be aware of the encounter with God. Sana po'y masabi natin na nakakatuwa ang Diyos. So, isang biyaya po na hindi nagkaroon sa amin ng personal na makakatuwa
Sabi na natin, faith as an encounter, parang parang pakipagtago sa Diyos. No? Kaya po, sana po ay yun ang huwag na ng kalimutan. Hindi lang po yung parang palataya, hindi lang apati o doctrine. Hindi lang ang bilang pa na nilalaman ng doctrina. Masama pa yun. Pero sa nakita natin na dito ang pagpupo ng Diyos. Nakatagpupan natin ng Diyos. So yun ay natin mapapalata sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ano nga silang pananampalataya? Simply because of kasama ni Jesus. Pero sabi niya na hindi perfecto. Kaya ano ang sabi ng Panginoon sa sila ay hindi mo ba nakikita ang Diyos sa akin? Kaya kinakailangan na maging aware tayo. At ito po rin ang pananampalataya, isang pananampalataya ang tawagin natin na yun. Isang pananampalataya ang nagtatakpan. Hindi isang pananampalataya na yung termo din ang namin ay graduation. Pagkatapos ang graduation, hindi ka nakapalala. Hindi. Isang pananampalataya ng patuloy na nagdadakpan. You will never graduate. Tayo mga Pilipino, no, welcome to issue of the graduation. Kaya po, sabi nga po natin, isang amo na ang aming pananampalataya ng kakagalan po. Magliliwag tayo ng 500 taon sa 500 years ahead. Pero may malaking mga hapon. Kaya po, kung isa pakita natin na kapag nasabi ng mga natin, kaya kung isa ng tao natin ay tigil, kasal, tigil, at tigil. Kasi parang ito yung mga graduation. Pagkatapos ang tigil, hindi ko muling makikita. So, walang awa, walang koneksyon. Kaya, hindi naman ang makikita ko natin ang Diyos. Isang pananampalataya ng dalagpay. Isang pananampalataya ng dalagpay. Isang pananampalataya ng kinatapos. Kaya, kaya ko si Felipe, na kasama ni Jesus sa loob ng ilang taon, ay hindi niya nakita na ito ang mukha ng Diyos Ama. Ito ang mukha ng Diyos Ama. Alam niyo, marami tayo biyaya sa sakramento ng biyaya ng David for granted. Isang pananampalataya ng pag-isa ay sabi niya natin ay hindi na nagpapag. Kinakailangan tayo ay patuloy ng paglalampag. Hindi matapos ang pag-ibos natin. Kaya po, bahagi ng pagtulog na makita po natin na pwede sabihin natin na alam niyo, isang kalitin makita ko ng Diyerno. Isang napakagandang pinawa ng Diyerno. First Dominion. Kapag First Dominion, yung mga bata, gusto pang mabunong. No? Sabi na sabi sila, tumagpap ng banang mabunong. Kung isang kalitin ako pa natin yan, may mga bata na maliit pa, hindi pa na mabunong. Gusto na kalitin kumila. Pero pag sa mga kapatid natin na hindi ko masaisip na natin mga
nasa isip nila na sa linggo, during service of day, pagsisimbahan nila yung mga bata. At pagkatapos ng misa, sa umaga, alay. Sa mga bata, alay. Parang makita naman natin kasi, kaya nang tayo pala yung first communicant kasi, as an entry to Christian life. Hindi ko pwede. Alam ko pa.
Ngayon, may gawa. Isang parang palalakayang pumagawa. Ba't ko pumagawa? Hindi siya parang yung gawa mo ang pagliligtas. Ngunit gawa na ulit. Ililigtas ka na ngayong pananampalataya. At dahil siya naligtas ka na ngayong pananampalataya, hindi niya pwede ng muka lang. Hindi niya pwede ng muka lang. Kinakailangan din. Sabi na natin ng lingwa, being participated, it is not the power of works, ang kulit rin. Being participated to the work of God. Tayo ay nakibahagi sa gawain ng Diyos. Ito'y ganyan ko sa ito'y ganyan gawain. Hindi natin ito gawain. Gawain ko ng Diyos. Ang tayo rin. Nakikipahalit ako na sa tanong pagawa. Nakikipahalit ako na tayo sa ating pagawa. Kaya ka na bagay na po sa aming pinamamanin na tinigay namin yan yung 7 corporal works of mercy. 7 spiritual works of mercy. Ano ba na yun? Ito, gawain ng Ama, pangkaluwa at pangkalawan. Gawain ng Ama. Kaya, ito yung bahagi yung nangyayakusan ng pangkalunan ng gawa ng aming pananampalataya. Hindi tayo pinigil doon. Tayo ay doon nakikita talaga ang panagpulit ng pananampalataya ng aming Diyos. Kasi kung ang pananampalataya natin ay hindi nagpapago, paano mababago? Ay, tayo ang gagawa. Pero yung paggawa natin ulit, pakikisa natin sa gawain ng Diyos. Pakikisa natin sa gawain ng Diyos. At maliwanag ang puso na ang bahagin ito kung ginagawa natin ngayon, gawain ng Diyos. Gawain ito ng Diyos. So ito pong dalawang hapon natin. Ang pananampalataya na naglalakbay at isang pagawa sa pag-isa natin sa gawain ng Diyos. Kaya po, isa ako sa pinagin na nais ng pagbigyang pansin at ito, ito natin panayangin para sa pag-isip. Nanawa ay ma-explore natin. Kasi, para po may isa natin yung boys. Hindi ka na ikawin ng Diyos. At ano po si Karen? Yung mga tao na sa pamilya niya, dito na lang nakikita ang Diyos. Isang pati. Sa kanyang pangalaga sa pamilya. Sa kanyang pangalaga sa kanyang pangalaga. So kaya po, kapag po makita ako tayo, kapag kayo nagkakasalan para sa mga misyo, kasi bakit pa? Dito po lang, dito po lang nagagawa ng Diyos. Kinakailan mo kayo paliwanag sa dito po lang nagagawa ng Diyos. May gumalit pa yan. Hindi yun ang incomplete na yung beso. Pero, ang makikita ko natin, una mo na yun, dito ko nakikita ang pag-ibos ng Diyos. Na nakikita ko na ito ko ipanalangin ang mga masakit at ang mga nag-aalala ng mga masakit. Kasi,
bilang kanyang compassion. Compassion. Kaya lang po yung sinabi ko sa ating sa iba ko yung ngayon, sabi naman ang sa ating believe because of the words ay ito. Dito rin nakita ng mga tao yung pag-ibig sa isang pag-ibig. Talaga ang pala ako. Dito ay pwede natin matagawa ang Diyos sa pamagitan ng panalangin sa mga masyari at sa mga nag-alaga ng mga masyari. At yung patuloy na ang Diyo sa pamagitan ng pagpapahalaga natin sa mubena at sa vitalina kasama ni Salman. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy.
Blessed be God who hears us in Christ. Blessed be God who hears us in Christ. Praise to God, Lord, for you sent your Son to live for us and bring us salvation. Blessed be God who hears us in Christ. Praise to God, only God and Son, who humbled yourself to share in our humanity and to heal our infirmities. Blessed be God who hears us in Christ. Praise to God, Holy Spirit, your own soul. Your faith, power, and give us strength in our bodily weakness. Blessed be God who hears us in Christ. God, just after the comfort of witness of your servants, whom the church comes with his own honor. We ask this through Christ our Lord. Amen. Yeah.